A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jazakumullahu khair. Unang-una ako humingi ng pasensya mga kapatid dahil na-move ang ating tinatawag na schedule or oras sa possibly kaya kanina kaso lang yun nga nalubat yung cellphone ko, hindi ko namalayan na hindi pala naka-charge kaya hindi ko lang alarm. So alam natin mamahirap gumising kapag kulang sa tulog lalo pat pag walang alarm. Ala kulli hal, alhamdulillah. Kaya naman sa mga nandito sa present, alhamdulillah, tulad ng sinabi ko, meron kayong tinatawag na 5 plus points mula sa inyong examination. At least walang zero, di ba? Kung meron mang zero o may meron mang tinatawag na itlog, at least pambawi yun. Assalamualaikum wa barakatuh. Okay. Start ng percent lang po ako pero gusto ko pong magpaalam kasi nandito po ako sa Langas pero babalik din kaagad insya Allah. Okay, no problem. Basta mag-iwan ka lang ng bakas dyan sa chat room na ikaw ay hadira or present. Okay po, sure. Okay. So insya Allah, of course sa mga wala dito syempre, kawa ano naman, lagi natin din naman ng panahon ng buwan ng Rahma ngayon. Kahit pa paano ay meron silang tinatawag na tatlong additional na score, ika nga. Okay? Pero kung nakatikay lang... Yes, go ahead. Lalabas na ako para magpukuling yung 3 points para may 8 points. Ay, hindi pwede. Walang pandaraya dito. Binigyan na kayo ng puntos, mga abuso pa kayo. Joke lang. Okay. So pag-usapan natin. Yes. Yes, ano po? Paano po yung pumapasok lagi tapos hindi naman po naghadira, hindi naman po nag-chat. Okay, naghadira. Una-una ay that is between you and Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mahalaga sa akin, nandito kayo. Ano man ang gagawin niyo sa likod ng tabing, it's up to you. Kayo ay sumayaw, kayo ay mag-tumbling, mag-split, I don't care. Ang mahalaga nandito kayo, nakikita ko nag-represent. And of course, ano man ang gagawin beyond that, ano man ito ay that is between you and Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So, syempre mapalad ang sa mga nandito tapos nakikinig, tapos nagtitik note, naiintindihan, naunawaan niyo yung mga sinasabi natin, mapalad sila. Kaysa daw na nandirito tapos walang ginagawa, pus yung pala ay naka-silent para mag-present. So inna mal a'malu binniyat. Naway tawfikan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala lahat. Okay? So inshallah Subhanahu wa Ta'ala ay ang ating tinatawag na sabihin natin na-insert dito si policeman. Okay. Okay, ang mahalaga meron kayong ditong at least mamaya pag na-check kayo, meron hadira kayo, you know? So, ating i-continue at ipagpapatuloy ang ating pag-aaral, Ingil sa Fiqh Siyam. Yun nga yung ating natalakay kahapon na ito ay may kaugnayan sa mga pinahihintulutang kadahilanan para sa pagputol ng pag-aayuno sa Ramadan at ang kabayaran sa mga di na pag-ayunuhang mga araw. So, nabanggit na nga po natin dito ay walang iba kundi ang karamdaman o illness, kumbaga. Karamdaman. At ganun din ay natalakay natin yung mga issue na may kaugnayan dito. At the same time ay nabanggit natin yung paglalakbay. Pangalawa, ito yung mga tinatanggap ng Sharia na pwede nilang putulin o sirain ang kanilang pag-aayuno dahil sa mga kondisyon na mayroon sila o kaya'y sitwasyon. Okay? At gayon din na naitalakay din natin ang patungkol sa bagay ng paglalakbay. Now, ngayon, pangatlo mga kapatid at bilang pagpapatuloy ay ang pagbubuntis. Okay, pregnancy kumbaga at pagpapasuso o breastfeeding, okay? Pagpapasuso. So, kabilang ito sa mga ina-allowed ng Sharia na pwede nilang putulin o sirain ang kanilang pag-aayuno. So ang isang nagbubuntis at nagpapasoso o nagpapadede na nangangamba
na magiging mabigat sa kanyang sarili ang pag-aayuno ay maaring hindi siya mag-ayuno. Maaring hindi siya mag-ayuno o kaya nag-ayuno siya sa umpisa ng araw, pagkatapos ito ay pinutol niya dahil nga sa pangamba ay yan ay walang problema. At kinakailangan niyang bayaran ito pagkatapos ng Ramadan, na katulad ng may karamdaman din. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sawma wa shatta as-salah wa 'anil hamili aw al-murdi'i as-sawma aw as-siyama." So sinabi ni Propeta Muhammad sallam, sinuspende ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno para sa isang manlalakbay at ibang bahagi ng pagdarasal. So sinuspende, kaya nga pwede nating i-postpone 'yon. Kaya at meron tayong jam'an, takdiman wa ta'khiran, 'di ba? Combination na kung saan either i-delay mo siya o either i-advance mo siya. Either sa oras noong unang pagdarasal o kaya sa oras noong huling pagdarasal. So yan po yung pagsususpende dito. Okay? At yung ibang bahagi ng pagdarasal. So ibang bahagi ng pagdarasal ay kasi hindi lahat ng pagdarasal which is 5 times a day prayer ay pwede mong tinatawag na pwede mong ipagbaliban at pwede mong tinatawag na sabihin natin ay i-advance because you're a traveler. Okay, tulad na halimbawa ng Fajar. Hindi mo pwedeng gawin yun na i-advance ang tinatawag na Fajar mo kasi traveler ka. O kaya i-delay mo ang Fajar mo kasi traveler ka o may sakit ka. So hindi pwede yun. You know? At gayon din ay sinuspend din niya ang pag-aayuno para sa nagbubuntis at nagpapasusong mga kababaihan. So ito po ay malinaw sa hadith na ito, matatagpuan sa Sahih Bukhari, na kung saan ay textually proven ika nga sa mga nagbubuntis at saka sa mga nagpapasuso ng mga bata. You know? Na kung kaya, meron silang kalayaan na pwedeng sabihin natin, pwedeng tinatawag na mag-ayuno or hindi pwede mag-ayuno. You know? Gayon pa man, kapag siya ay nangangamba para lamang sa kanyang daladalang anak, kasi kanina, nangangamba para sa kanyang sarili. Ngayon naman ay nangangamba siya para lamang sa kanyang daladalang anak o pinapasusong sanggol na ang pag-aayuno ay magiging pabigat o pahirap sa sanggol. So, ibig sabihin ay kasama ng sa pangamba niya yung kanyang daladalang tinatawag na anak. Okay? Sa ganitong kalagayan, kailangan niyang bayaran ang mga araw na di niya napag-aayunuhan. At sa ibang mga ulama, dagdag rito ay magpakain sa isang mahirap, isang tao sa kada araw. So yun yung ako din sa ibang mga tinatawag na ulama. But of course, yung pagpapakain sa kaakibat ng pagbayad ay magpapakain siya sa isang mahirap, wala ito sa tinatawag na statement ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay galing sa pahayag ni Ibn Abbas radhiyallahu an na naging batayan ng ibang mga scholar na sa bagay na ito, na kapag ang isang nagpapadede o kaya kapag ang isang buntis na babae ay nangangamba siya sa kanyang anak na dinadala. Okay, nangangamba siya sa kanyang anak na dinadala bukod sa babayaran niya yung araw na hindi na pag-ayunuhan ay magbabayad siya o magpapakain siya ng isang mahirap every single day, okay? Sa kada araw. So sinabi ni Abbas radhiyallahu anhu, sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu an, wal hubla wal murdi' idha khafata 'ala al-awladihima aftarata wa at'amata. Sabi niya, para sa mga nagbubuntis at nagpapasuso, kapag sila ay nangangamba sa kanilang daladalang bata. So pinangangambahan lamang nila yung baby at hindi yung kanilang sarili, okay? Usang goal na pinapasuso na ang pag-aayuno ay magiging mahirap at mapabigat sa mga bata o tinatawag na sanggol, kinakailangan nilang palitan o bayaran ng araw na di nila napag-ayunuhan at gayon din sila ay magpapakain sa isang mahirap sa kada araw. At ang hadith na yun ay matatagpuan sa Sunan Abi Daud. Na kung kaya, ayon sa ibang madhab, dagdag pa dito sa pagbayad niya at pagpalit niya doon sa araw na hindi napag-ayunuhan, ay magpakain siya. Magpakain siya. Na kung kaya, ay sabihin natin na ito yung isa sa mga pananaw, ika nga ng mga ulama, kung kapag ang babae ay nangangamba. Kapag ang babae ay nangamba sa kanyang sanggol o sa batang dinadala niya. Pero kapag siya ay nangamba lamang sa kanyang sarili, na baka siya mapinsala o anumang katulad nito, kapag siya ay nag-aayuno habang siya ay buntis o nagpapadede, ang kanya lamang gagawin ay
sabihin natin ay magbabayad lamang siya ng isang tinatawag na araw. Okay? Magbabayad lamang siya doon sa araw na hindi na pag-ayunuhan. So mga kapatid, ay may kinalaman sa pagbubuntis at pagpapasuso. Na pang-apat, ay walang iba kundi ang buwan ng dalaw. Pagkakaroon ng tinatawag na rigla, okay? O di naman kaya'y nifas. So pag halimbawa ang babae ay alam natin niya mayroon silang menstruation o kaya nifas or postnatal bleeding na para sa iyong dugo na sanhi ng kapanganakan. So para sa mga babae na may buwan ng dalaw at may dugo na sanhi ng panganganak ay obligado nilang putulin o itigil ang kanilang pag-ayuno. So hindi lamang siya voluntary, optional. Kumbaga hindi katulad ng traveler na mayroon silang option. Hindi katulad ng halimbawa ng kahit ng pagbubuntis o pagpapasuso, mayroon silang option. Katulad ng tinatawag na karamdaman, mayroon silang option na ipagpatuloy o hindi pagpatuloy. Pero pagdating sa tinatawag na buwan ng dalaw ay kailangan talagang sabihin natin ay obligado nilang putulin o itigil ang kanilang pag-ayuno. At gayon din naman, sila ay pinagbawalan na mag-ayuno. Sila ay pinagbawalan. Kasi kapag ginawa nila yaon, nagmatigas sila dahil nga mashallah gusto na ng sobra-sobrang iman, baka lagpasan sa pag ginawa nila yun, baka lumagpas sila sa langit, okay? Baka tuloy hindi na sila tanggapin kasi lumagpas na. Anyway, that is only exaggeration, overstatement. So ito ay pinagbawalan mga kapatid na sabihin natin na suwayin ang autos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang batas ng sharia, kasi sa batas ng sharia ay pinagbawalan sila mag-ayuno kapag sila ay merong tinatawag na buwan ng dalaw. Kung sila man ay mag-ayuno, hindi ito tatanggapin sa kanila at obligado pa rin nilang bayaran ang araw na din nila napag-ayunuhan pagkatapos ng Ramadan. Nang tinanong si Aisha radiyallahu anha, Inglesa kung bakit kinakailangan bayaran ang araw ng pag-aayuno ng isang babaeng may buwan ng dalaw, ngunit pagdating sa pagdarasal ay hindi na kailangan bayaran pa ito. Kanyang sinabi, kun na yusibu na dhalik, fa nu'maru bi qada'i sawm, wala nu'mar bi qada'i salah. Ang pagkakaroon ng rigla at dugo ng kapanganakan ay dumadating sa amin bilang mga kababaihan. Kaya't naman kami ay inutusan na palitan ang pag-aayuno at kami ay hindi inutusan na palitan ang salah. Okay, so ano marino? Sa hadith na kung saan matagpuan sa Sahih al-Bukhari at sa Sahih Muslim. Na kung kaya sa mga kababaihan, kapag sila mayroong buwan ng dalaw or postnatal bleeding, ay hindi na nila, noon sa kanila, na hindi na nila babayaran ang pagdarasal. Pero ang pag-aayuno, kinakailangan bayaran niya. Kasi pagdarasal, pahirap yun eh. Mantakin mo, kung halimbawa, inutos sa kanila na bayaran ng pagdarasal, mantakin mo, approximately, ang isang babae ay nag-menstruation sa 5, more or less 5 to 7 days. So tapos 7 o kunyari 5 times 5, 25 babayaran niya. Nako, minsan nga mga kababaihan ay palya-palya pa ang kanilang pagdarasal, di ba? Minsan na ano pa, subhanallah. How much more ang babayaran pa ng 25 times? So napakahirap. Yan ay habag sa ng Allah para sa kanila. Yan ay ni'ma. Subhanallah. Yan ay ni'ma sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Awas sa kanila ng Allah. Subalit subhanallah ay sa kabila nito may mga babae pa rin na nagpapabaya sa kanilang sabihin natin pagsamba at obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway taufikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ituwid ang ating mga ginagawang kamalian at paglabag. Now patungkol naman sa tanataw na pagbayad sa mga araw na pag-aayun ng mga kapatid, pag-usapan natin na bayaran na. Okay, ngayon ay singilan na naman tayo. Okay, araw na ng paniningil at araw na ng tanatawag na pagbabayad. Kapag ang isang Muslim ay nalagpasan niya ang isang araw, okay, ulitin natin ha, kapag ang isang tinatawag na Muslim ay nalagpasan niya ang tinatawag na isang araw ng pag-aayuno ng walang katanggap-tanggap na kadahilanan, kinakailangan niyang humingi ng tawad sa Allah. Yun ang narapat para sa kanya. Magparami siya ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay nakagawa ng malaking kasalanan. At tunay na ito ay isa sa mga karimari-marim na gawain. Karagdagan pa rito, obligado niyang bayaran ang araw na din niya na pag-ayunuhan pagkatapos ng Ramadan. So dito, kinakailangan niyang bayaran agad-agad pagkatapos ng Ramadan ayon sa pinakatamang pananaw ng mga pantas ng mga pantas sa Islam. Dahil sa umpisa pa lamang ay wala siyang lisensya
naputulin ika nga ang kanyang tinatawag na pag-aayuno at narapas sana na siya ay mag-aayuno sa tamang oras. Maninaw? Na kung kaya mga kapatid ay kailangan mag sa mga ganitong case kinakailangan ay madaliin niya ang pagbayad kasi baka marahil ay lagutan sila ng buhay at hindi pa sila nagbayad sa Allah Subhanahu wa Taala. Wa daynullah ahaqqu ay yuqda at ang utang sa Allah ang siyang may karapat dapat na bayaran. Kapag kanyang pinutol o itinigil ang pag-aayuno ng may sapat na kadahilanan na tinatanggap ng Sharia tulad ng sinabi natin kanina, tulad yung mga nabanggit natin na tulad na lamang ng pagkakaroon ng rigla, kapanganakan para sa mga kababaihan, mga malalakbay, malubhang karamdaman at iba pa na pinapayagan ng hindi pag-aayuno sa ganitong kalagayan, kinakailangan na kanilang bayaran ang mga araw na di nila napag-ayunuhan. Maliban na lamang siguro kung wala silang kakayahan sa pag-aayuno, of course. Bukod rito, hindi kinakailangan na bayaran nila agad-agad pagkatapos ng Ramadan. Bagkus sila ay binigyan ng pagkakataon na mag-ayuno sa mga araw bilang kabayaran sa buong taon. Okay? Bilang kabayaran sa tinatawag na buong taon. You know? Hanggat hindi pa sila abutan sa sunod na Ramadan. So meron silang napakahabang tinatawag na palugit. Kumbaga, biro mo, mantakin mo hanggang ano yan eh. Hanggang sa bago dumating ang next Ramadan. So binigyan ka ng Allah ng napakalaking palugit. So balik anong ginawa mo kapatid? Diba? Mas inuna mo yung TikTok, no? Kaysa pagbayad sa tinatawag na sabihin natin Ramadan. Mas inuna mo yung mga paglakwat siya, kumbaga, kaysa pagbayad ng Ramadan. After that, pagdating na ng Ramadan, wala patay. Wala, mayroon pala akong bayad. At minsan, no, ang iba sa kanila ay nakalimutan nila yung utang nila sa Allah. Subhanallah. 'Di ba dahil sa lumipas na ang napakahabang panahon at buwanan ika nga at iba't ibang at napakahabang araw, pero mo halos isang taon kumbaga o sabi nating 11 months, 'di ba? Tapos siba namang hindi makalimot. Yung natural 'yun, makakalimot talaga sa pagkakautang. 'Di ba yung utangan nila sa taon nakalimutan nila. Paano pa kayang utang nila sa Allah? Subhanallah. Samantalang dito sa ibabaw ng mundo, hindi sila sisingilan ng Allah. Sa kabilang buhay, sisingilin. Dito sa ibabaw ng mundo, pag may pinag-autang ka sa kapwa mo, sisingilin ka. Talagang tutugisin ka. Sa Facebook, social media platform, mahahanapin ang account mo para lang singilin ka. Diba? Di ang Allah subhanahu wa ta'ala, maniningil siya sa araw ng paghuhukom. Na huwag nating hintay na singilin tayo sa araw ng paghuhukom kasi mahirap na. Baka wala tayong pambayad doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya naman ay madaliin hanggat maaari ang merong pagkakautang na pag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pero just in case na sobrang abala, sobrang busy kumbaga, ay wala naman problema na yan. Alam ng Allah ang kalagayan ng bawat isa sa atin. You know? Binigyan ang pagkakataon na mag-aayuno sa mga araw bilang kabaya sa buong taon. Tatandaan natin yan. Katulad ng hadith ni Aisha radiyallahu an, na sinabi ni Aisha radiyallahu anha, kana yakunu alayya as-sawmu fi Ramadan, min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban. Ash-shughul bin Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aw bi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hindi ko na kayanan, sabi niya, hindi ko na kayanan na mag-ayuno para sa Ramadan bilang kabayaran maliban na lamang noong dumating ang buwan ng Sha'ban. Ang Sha'ban ay ang huling buwan bago dumating ang susunod na Ramadan. Yan ang Sha'ban. So that time lamang nabayaran ni Professor. Bakit? Anong dahilan? Ayon sa tagapagsalaysay ng hadith na si Yahya, na kung saan sub-narrator ng hadith ay nagsabi, dahil siya ay naging abala sa paglingkod sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So busy siya sa pagsilbi kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So wag mong isipin na anong ginawa ng mga ibang mga asawa, ustad, na wala na akong alam doon kasi hindi man ako nabuhay sa panahon nila na para usisain kung anong ginagawa ng ibang mga asawa. So kung ano yung nakarating sa atin na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na siya ay naging abala dahil sa pagsilbi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya naging dahilan kung bakit ay naantala ang kanyang pagdili. At at same time, ito yung nangyari para sa ganun, magiging batayan natin mismo na pwede palang mangyari yaon. Diba? Kasi lahat ng mga bagay nangyari, ikit lalo sa Propeta sallam, sa mga sahabat, iba pa, ay merong dahilan sa likod nito na may kaugnayan sa ating tinatawag na pananampalataya. Gayunpaman,
Labis na inirecommend of course na magmadali sa pagbayad ng pag-aayuno para sa mga araw na di na pag-aayunuhan. Dahil ang paggawa nito, tandaan natin, ay nagpapalaya sa kanya mula sa pagkakautang o pananagutan. Alam natin na napakaganda ng pakiramdam pag wala tayong pinagkakautangan. Alam natin yan, di ba? Kapag nakabayad tayo, alhamdulillah, napakasarap sa pakiramdam kapag nakabayad tayo ng utang. Pero iba sa kanila, nagbayad na kasi mangot. Okay? At ikaw pa yung tanataw na kontrabida habang binaba, habang ikaw ay sinisingil at habang ikaw ay binabayaran. At ito rin ang pinakaligtas para sa kanya, of course. Pinakaligtas yan sa kanila. Yung agad-agad na sila ay mababayad ng kanilang tinatawag na utang. Okay? Dahil sa mga bagay na di inaasahang mangyayari, tulad ng kamatayan halimbawa, tulad ng biglang pagkasakit halimbawa, o iba pang mga dahilan na magpipigil sa kanya sa pag-aayon. Halimbawa, busy na siya sa karyer niya. Di ba? O anumang katulad nito, busy na siya sa pagbabantay sa kanyang business, kumbaga. Di ba? So magiging abala na siya. So pag once na naging abala na yung tao, makakalimutan niya kung ano yung mga pagkakautang niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So napakaraming advantage, kumbaga, na habang ikaw pa ay sanay pa sa pag-ayon sa buwan ng Ramadan, after ng Ramadan ay bayaran mo na yun. Kaya nga mas mainam na magbayad ka muna bago ka mag-ayon ng 6 days of Shawwal. Mas mainam yaon. Kasi sabi ng ibang mga ulama, kasi pag yan ang ginawa mo, ay talagang safe ka doon sa tanataw na iba't ibang opinion kung ano ba talaga yung dapat unahin, yung Shawwal o yung tanataw na Shaaban. So in order na makuha mo, mak-op up mo yung lahat ng gantimpala sa Ramadan at saka Shawwal, unahin mo nang kumplituhin ang tanataw na pag-aayon mo sa buwan ng Ramadan, para sa buwan ng Ramadan. O pag sa ganun ay makuha mo talaga ng sigurado at walang pag-alinlangan yung gantimpala sa pag-aayon ng tinatawag na Shawwal. Kaya walang tatalo doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Gayun din, kapag ganyang inaantala ang pag-aayon, inaantalan yung tinatawag na pag-aayon, okay? Ang pagbabayad, sorry, kapag inaantalan niya ang kanyang pagbabayad hanggang sa dumating ang susunod na Ramadan at meron siyang sapat na dahilan kung bakit ito naantala. At ang parehong dahilan ay nagpatuloy o di naman kaya ay nanatili sa kanya hanggang sa pagdating ng isa pang susunod na Ramadan, which is pangalawang Ramadan na. Sa ganitong kalagayan, babayaran niya pa rin ang pag-aayon o pagkatapos ng pangalawang Ramadan. So take note yan, kapag meron talagang kadahilanan at yung kadahilanan na ito ay nanatili at nagpatuloy hanggang sa mga susunod pang Ramadan. So, still pa rin yung utang. Hindi ka pa rin nakamalaya doon sa pagkakautang mo. Kaya sa mga may mga pagkakautang dyan, hindi lamang yung inilista natin yung pagkakautang natin sa pera natin. Bagkus, dapat nating ilista yung pagkakautang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi natin makalimutan at hindi natin makaligdaan. Diba? Kasi kapag nilista mo talaga yan, o ako, meron akong utang sa tanataw na isang araw, dalawang araw na pag-aayuno. Diba? Safe ka eh. Meron kang binabalikang kalendaryo, diba? At maaari mong ipaskil mo yun sa kisami mo, buong kisami mo. Ipaskil mo yun para lagi kang paalalahanan. Diba? Huwag kang maghintay na paalaan ka ng kayong kapatid. Uy, brother, meron kang utang sa Allah. Oh, wala na silang pakialam sa iyo pag tapos na yung Ramadan. Pakatandaan natin niya, kanya-kanya tayo ng buhay. Diba? So, yun yung mga kapatid. So, dapat ay maging aware tayo. Ano yung at saan tayo nagkakautang at kanino tayo nagkakautang. You know? Ngunit, kapag kanyang inantala ang pagbabayad ng walang sapat na dahilan hanggang sa dumating ang susunod na Ramadan, ayon sa pananaw ng karamihan mula sa mga scholar, kasama ng kanyang pagbabayad ay ang obligadong pagpapakain sa isang mahirap sa kada araw ng kalahating sak, which is mahigit kumulang isa't kalahating kilo ng bigas, average rice, ika nga, ng pangunahing pagkain na tinuturing ng mga tao sa lugar na kanyang kinabibilangan. Ibig sabihin, bukod doon sa tinatawag na mag-aayuno siya na babilang kabayaran, bilang pamalit, ay kinakailangan pa rin niya magpakain. Kung ginagawa niya ito, inabutan na siya ng susunod pang Ramadan, tapos walang kadahilanan. Ninang sa kapalan niya, uy, dahil sa kapabayaan ko, naalala ko yung utang ko sa Allah subhanahu wa ta'ala after so many years. After a year, kumbaga, after 2 years, kumbaga. So yun magiging karapatan para sa kanya. Datapwat ang mga pantas ng Hanafis at mga Zahiri scholar, ayon sa kanilang pananaw,
ay hindi na niya kailangan pang magpakain. Bagkus, bayaran na lamang niya ang kanyang pagkain. Oy, gusto ko yung opinion na ito. Baka sabihin sa inyo, mas gusto ko yan kasi mas pabor sa akin yun at mas magaan sa akin yun. But anyway, lahat ng ito ay hindi pinagtatalunan ng mga scholar. So, mamili lamang siya kung saan siya komportable, kung saan ka masayaged, suportahan ta ka. Okay? Ayun nga, tama nga po, yung 5-6 hindi nakakalimutan kasi takot siya. Diba? Baka patong-patong pa ang kanyang utang, di ba? Pero pag utang niya sa Allah, nakakaligtaan niya. At gayon din mga kapatid, sa pagbabayad naman ng mga araw ng pag-aayuno, hindi kinakailangan, pakatandaan natin ay, hindi kinakailangan na ito ay isa katuparan ng pagkakasunod-sunod. Hindi kondisyon na kinakailangan gabayaran mo ito successively or consecutively. You know? Maari siyang mag-ayuno ng hindi magkakasunod-sunod. At maaari ding magkasunod-sunod. Lahat ng mga ito ay tama at tanggap. Sinabi ng Allah sa chapter 2, verse 184 ng banal na Quran, pamangkana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukha. So ang pagbabayad dito, ika nga, bayaran niyo sa ibang araw. Magsagawa kayo, ika nga, sa ganun din kanyang ipapalit. Kung anong araw, yun na yun. Pero hindi sinabi ng Allah na kinakailangan magkasunod-sunod. Okay, so alhamdulillah, hindi niya inata sa atin na mag-ayuno ng pagkakasunod-sunod. Kaya kung ito ay kondisyon, nilinaw na sana ng Allah at ito ay ginawa na sana ng Allah subhanahu wa ta'ala at nilinaw na sana ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Malinaw? Pero kung gawin mo yung pagkakasunod-sunod, mas mainam yaon. Mas mainam yun kumbaga kapag ito ay ginawa mo ng pagkakasunod-sunod. Now another points mga kapatid, sa pagbabayad ng pag-aayuno, kanais-nais sa kanya na umpisahan niya ito bago ang pagsasagawa niya ng mga voluntaryong pag-aayuno. Mas kanais-nais yun sa kanya, mas desirable yun, mas kaibig-ibig yun, mas mainam yun kapag inunan niya ang mga obligadong pag-aayuno kaysa doon sa mga voluntaryong pag-aayuno. Dahil mas nakakahigit ang kahalagahan ng obligadong pag-aayuno kaysa sa voluntaryong pag-aayuno. Tandaan natin yan. Ngunit, pinapahintulutan din na mag-ayuno muna ang nang voluntaryong pag-aayuno bago ang pagbabayad para sa obligadong pag-aayuno sa Ramadan. Sa kalagayan na kapag ang voluntaryong pag-aayuno ito ay mahalaga sa kanya na hindi niya maaring malagpasan, hindi niya hahayaan na malagpasan niya ang dalang kainaman nito. Tulad ng 10 araw ng buwan ng Muharram halimbawa o araw ng Arafa o 6 na araw na pag-aayuno sa buwan ng Shawwal at iba pang katulad nito. Dahil na rin sa mahabang araw sa pagbabayad niya ng Ramadan o ay umaabot hanggang sa susunod na Ramadan. Gayunpaman, pinakamainam nga kung ito ay kaya niya na bayaran muna ang pag-aayuno para sa Ramadan sa madaling panahon. Mas mainam yun. Gagawin niya yun kung kaya niya. Kung kaya niya sa Shawwal, kasi ang Shawwal 6 days after ng tinatawag na Ramadan, ay meron tayo mashallah napakagandang pag-aayuno at opportunity para rito mga kapatid na 6 days sa buwan ng Shawwal. Pero kung gusto mo talagang makompleto at sigurado na ma-achieve mo yung gantimpala ng Shawwal, mas mainam na bayaran mo muna ang tinatawag na utang mo sa Ramadan kung may pagkakautang ka. Pero kung apiki talaga sa araw dahil nagiging busy ka na after nang sabihin natin ng Ramadan, so magkagayon, pinahintulutan pa rin sa'yo na unahin yung voluntaryo bago ang tinatawag na pagbabayad dahil since na ang pagbabayad ay mayroong palugit hanggang sa susunod na buwan o hanggang sa susunod na tinatawag na Ramadan, susunod na taon. At gayon din kabilang sa tinatawag na puntos mga kapatid, sino man na kanyang inantala ang pagbabayad para sa pag-aayuno ng Ramadan hanggang siya ay bawian ng buhay, diba? Hanggang sa'y mamatay siya nang mayroong katanggap-tanggap na dahilan, mayroong acceptable reason kung bakit niya hindi nabayaran. Wala siyang anumang pananagutan. Wala siyang pananagutan sa harapan ng Allah sa araw ng paghuhukom dahil hindi niya iniwan ang pag-aayuno bilang pagbabayad ng sinasadya o nasabihin natin ang intentionally, deliberately kumbaga. Ngunit kung walang sapat na dahilan, kinakailangan na magpakain siya ng isang mahirap sa kada araw na di niya napag-ayunuhan at ang gagawa nito para sa kanya ay ang mahal niya sa buhay. Ang mahal niya sa buhay. Ngunit kapag ang kanyang utang na pag-aayuno ay dahil sa nadhar, ang nadhar yun yung pamamanata. Diba? Yung tinatawag na pamamanata. Halimbawa, kapag ako ay nakapasa, maka-perfect talaga ako sa exam ni Ustad, talagang mag-aayuno ako. Mashallah, tabarakallah. So, lillahi alayhi an asuma in najahto min imtihani Ustad. Mashallah, mga ganun ba? Ako ay sa ngalan,
ako, sumusumpa ako sa ngalan ng Allah na kapag ako ay nakapasa, naka-perfect kumbaga sa exam ni Ustad, ay mag-aayuno ako ng isang araw. Yan yung pamanata. Okay? Tapos, na nang sabi natin na ginawa, nakapasa nga siya. Tapos, nang yun, sabihin natin ay, syempre, meron siyang utang na pagkain because of another. Tapos biglang yun nga, binawian siya ng buhay, nakadarallah, sana mangyari sa inyo. Okay. Na kung saan ay ito ay pagkakautang niya sa Allah. So wala siyang tinatawag na sabihin natin. Meron siyang nabimbing na ano. So kinakailangan na ang mag-ayuno sa kanya yung kanyang inaiwanan. Kaya kung meron kayong panata na katulang ganito, kailangan sabihan niyo doon sa tinatawag na mahal niyo sa buhay. Upang sa ganun ay ready sila at handa sila ano man ang mangyari. Yeah? Tulad ng halimbawa ng mga tagapagmana o mahal sa buhay. May ibang pantas na ang kanilang pananaw. Kapag namatay ang isang tao at mayroon pang natitirang araw sa kanya noon mula sa mga araw ng pagbabayad, ang kanyang mahal sa buhay ang mag-aayuno para sa kanya, on behalf sa kanya. Maging ito man ay obligadong pag-aayuno sa Ramadan o pag-aayuno dahil sa pamamanata o anumang katulad nito. So bilang pangalahatang batayan ay ulat mula kay Aisha radiyallahu anha na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Sino man ang binawian ng buhay at mayroon siyang utang na pag-aayuno, ang pag-aayuno sa kanya ay ang kanyang wali, ang kanyang mahal sa buhay. Okay? Kahit sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anha, may isang lalaki ang lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, usugo ng Allah, ang aking ina ay binawian ng buhay at siya ay may pagkakautang na isang buwang pag-aayuno. Maaari bang ako na lang ang mag-aayuno para sa kanya? Sinabi ng Propeta sallam, naam, kala fadainullahi ahaqqu ay yuqda. Oo, at kanyang sinabi, ang utang sa Allah ay higit na may karapatan na ito ay bayaran. You know? So ang hadith na ito mga kapatid ay parehong nabanggit sa Sahih Bukhari at saka Sahih Muslim. Nino? So walang katanungan na bago tayo lilipat ng ibang... Yes, wahid po? Ustaz, at yung wali po, sa alin po doon yung wali na sinasabi? Pwede ba yung kapatid or yung... Yes, kahit sino po, basta mahal niya sa buhay o malapit sa kanya, okay, kahit sino po. Ang ibig sabihin ng wali, bilang pangkalahatang wali dito, ay ang kanyang tinatawag na mahal sa buhay, kaagapay niya kumbaga. Katulad ng asawa niya, pamilya niya, anak niya, kapatid niya, o mga katulad nito. Anak niya, kapatid niya. Okay. So, malinaw po? Okay, wala nang tanong? Inshallah? Yes? Go ahead. Narinig niya ako? Yes po, narinig po kita. Si Asmina ba namin si Bardia? Si Bardia. Yes po? Halimbawa yung tao na sasabihan mo na yung lahat ng regla mo noon na hindi mo pinalitan ay palitan yung ngayon at sabihin na hindi ko na kaya. Tapos kapag maabutan ng kamatayan, pwede ba na mga anak lang niya ang magpalit? Okay. Kaya nga, kapag yun na, sabi natin kanina, kapag may mga kadahilanan... Okay, pakimute lang po. Sabi natin kanina, kapag mayroong sabihing kadahilanan, ika nga, dahil nga sa ininakayanan, because of the reason, due to the reason, ika nga, some other reason, na kung saan ay acceptable reason, dahil is out of his control, kumbaga, dahil nga sa yung nga, mga bagay-bagay na naging abala o anumang katulad nito, tapos binawian siya ng buhay na mayroon pang ibang mga pagkakautang niya sa Allah, ay maaring bayaran ng wali. Maaring bayaran ng kanyang mahal sa buhay. Kaya nga naman, sabihin niya kung alan ba yung pagkakautang niya para maging aware ang kanyang mga mahal sa buhay kung sakasakaling bang na nangyari sa kanya yaon. Okay? So yun po yun. Walang problema. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ako may tanong. Yes po. Go ahead po. Paano yung may mga hindi niya na matandaan kung ilan na yung nakalimutan niya sa paglipas ng panahon at maraming mga factors. Tapos bigla niyang may mga nakalimutan. Dito sa Pilipinas kasi nauuso ngayon yung community pantry. Mm-hmm. Pwede po yung intention na magbigay ng
For example, mga pack ng mga bigas para doon sa mga tao na kahit siguro mga 100 packs na gano'n, pwede ba niyang i-intention yun na ipipigay niya sa mga miskin? Ay, good. Ngayon panahon lang naman. Yes, masyarap. Pwede i-intention lang yung mga paalala na mo. Okay, Masha, napapanahon kumbaga, 'di ba? Sa halip na sabihin natin na ayun nga yung napapanahon kumbaga, yung pantry na 'yan nagiging viral dahil sa tinatawag na ano. So, ang mahala una-una inna malamalu binniyat, lahat ng gawain ng isang tao ay naayon sa kanyang layunin. Pangalawa dito, yung pagbibigay ng sabihin pagpapakain sa mahirap kumbaga ay kinakailangan ay naisa katuparan niya kung sa anumang kapamaraanan, either sa pamamagitan ng pantry o pantry social talaga, pantry, magkita ng pantry, o anumang katulad nito, di ba, ay wala itong tinatawag, ay direct na isas, ibibigay doon sa tinatawag na nangangailang. Ang mahalaga, miskin, okay, kasi nakalagay specifically ang katangian ng mahirap na walang iba kundi ay miskin. So be sure na ang tatanggap at ang kukuha na yun ay walang iba kundi ay miskin. At the same time, ay hindi lalagpas doon sa tinatawag na kalakatumbas ng kahala, kalahating sa. Hindi siya, I mean, hindi siya tinatawag na bababa. Kasi, alimbawa, kapag magde-display ka lamang doon sa, sabi natin, yung pantry na yan, de-display ka lamang kung, ano man yung tinatawag na naisin nila, na kainin, na kuhanin, kumbaga, ay hindi maaaring, hindi tinatawag na sabi natin, may isa katuparan, yung tinatawag na, which is, yung mikdar, yung quantity, kumbaga, na sinabi ng sharia, na kung saan ito ay hafsa. Diba? Maaring hindi may isa katuparan yon. Kaya naman, para may isa katuparan yon, ay kailangan nakas-designate na kung yung tinatawag na ano na, okay, yung grupo na ito ng mga pagkain ay maaring umabot na ng isang kalahating sa or mahigit pa. Okay, so kailangan tatansyahin so ito yung mga dapat na i-consider. Unang-una, yung mga kukuha doon ay miskin talaga. Okay, miskin talaga. Pangalawa dito ay kailangan naka-specific mismo yung mikdar, yung quantity na alinsunod sa sharia, nakatumbas ang tinatawag na hafsa o kay higit pa, mas mainam, di ba? Naka-indicate yun. I mean, naka-specific yun. Kasi kung tingi-tingi, eh maaaring yung kukuha ng miskin ay isang kilo lang ng sabihin natin, o isang kilo lang ng tinatawag na saging, ay hindi na isa katuparan kung ano yung hinihiling ng sharia. Okay? Inihiling na tinatawag na sharia. So, ang mahalaga sa anumang kaparaanan ng pagpapakain ay walang problema. So long na alinsunod sa tinatawag na sabihin natin, yung alinsunod doon sa quantity na sinasabi ng sharia sa bagay na ito, at alinsunod doon sa recipient ay alinsunod din sa tinatawag na sinasabi ng sharia pagdating naman doon sa tumatanggap o recipient ng tinatawag na sabihin natin ng bagay na ito. Okay? So, yun po yung dapat na ikinakonsider as is na alang-alang. Mr. Aisha. Ustad, ano po yung sa, Ustad? Ang sa, ito po ay, sabihin natin, ay ito po ay tinatawag na, ano po yan? Kung saan ibig sabihin ng isang sa, hafsa po yan, hafsa. Ang isang sa, ito ay isang measurement, kumbaga, ng pagkain sa panahon ni Propeta Muhammad Sallam. Ang isang sa ay katumbas ito ng 2.5 to 3 kilos ng average na rice, karaniwang bigas na kinakain natin ng isang lugar, di ba, sa Pilipinas. So 2.5 to 3 kilos po 'yan, you know? So yung kalahati nito ay maaring mas mainam is 1.5 something, ika nga 1.5 approximately na katumbaan ng bigas. Now, alangan namang ipakain mo yung bigas doon na puro bigas na lang. So, lagay mo ng tinatawag na ulam. Iluto mo yung ano, kahit papaano, tapos kasama mo yung ulam. Ang mahalaga, ikaw na magtatansya na ito ay darating o aabot ng hafsa. Okay, aabot ang tinatawag na hafsa. O di naman kayo lagpas. Mas mainam na yung tinatawag na mas marami kaysa kulang. You know? The more, the merrier, kumbaga. So, yun po yan. Thank you, po. Okay. Ustad, may tanong po. Ano po yun? Ustad, ano po ba yung tamang pagsunat ng sunarawatid sa Kabil Fajr? Hihintay mo pa ba na mag-adan muna ng Fajr o pwede ka na mag-sunarawatid na hindi pa nag-ban ng Fajr? Kasi minsan maga 4:20, nagsuna ako ng rawatid. Pagkatapos mag-sunat, saka pa nag-ban ng adan.
So ano yun, magsusunaw ulit ako ng sunnah rawatib or hindi na? Napagandang tanong, okay? Ang sunnah rawatib ay ito ay isinasakatuparan after the adhan of fajar. You know, after the adhan of fajar, hindi before the adhan of fajar. Ngayon, kapag nagsagawa ka ng sunnah at ang intention mo ay rawatib bago ang adhan ng fajar, ay may ituturing itong sunnah mula sa mga sunnah at hindi sa rawatib. Nino? Malino ba yun? So, kinakailangan mong magsakatuparan pa rin ng another sunnah para sa rawatib. Kasi nga, kinakailangan ang sunnah ng tinatawag na sabihin natin rawatib na may kinalaman sa rawatib before ikangakabliya ng mga obligadong pagdarasal ay tapos ng adhan. Hindi yung before the adhan. Nino ba? Okay, sige po, Ustad. Ustad, po yung zuhur, Ustad, yung zuhur, ang rawatib, apat bago ang zuhur, tapos dalawa pagkatapos ng zuhur. So, nangyari, pagdating ko sa masjid, parang 2 minutes lang, 3 minutes lang, magkakamat na. So, ang nasambayangan ko, dalawang rawatib, tapos ang ginawa ko nalang apat, yung sa ba'da zuhur, di ba yung pwede na nabaliktad? Kasi para lang makompleto ko lang, para lang ma... at least na nakumpleto ko yung anim na sunnah rawatib sa duhur. Masha'Allah. Nung magandang gabi doon. Opo. Kasi dumating ako doon, 3 minutes na. So hindi na ako pwede magsambayang pa ng pang-apat na raka. Kaya ginawa ko na lang after duhur. Saka ko ginawang apat yung rawatib. Hindi ba kaya, hindi kaya itong nagkamali? O ano? Kasi okay. Sinabi, apat. O ano yun? Ano dapat gawin? Hindi ba kaya nagkasala kaya ako? Kasi binaliktad ko. Okay. Mm. Halaka, bakit mo ginawa yun? Joke lang. Okay. Ang ano po dito, walang problema yan. Sapagkat ang rawatib po kasi, ang rawatib ay merong tinatawag na bilang either 10 or 12. Rawatib na yaon. Ang rawatib ay, ang bilang nito ay 10 o di naman kaya ay 12. Ibig sabihin, ang pinaka maximum bilang ng rawatib ay 12. Ang pinaka minimum ay 10. Na kung kaya, pwede mong isa katuparan ang tinatawag na sabihin natin. Kaya naman, pag gawing 12 ang sabihin natin, pag gawing 12, kumbaga ang rawatib mo, bibilangin natin, dalawang raka'a bago mag-fajar, right? Tapos pagdating ng duhur ay apat na raka'a, so anim na. Then, pagkatapos noon ay, sabihin natin ay, ano yun, anim, tapos after ng duhur is dalawa. Ilan na? Walo. Tapos mag-rib after is 10. Tapos pagdating ng tinatawag na sabihin natin ang isa ay dalawa, so 12 lahat. So ganun, ang rawatib ay kung ano yung nakasaad sa tinatawag na mismo sa hadith na kung saan kung yung bilang pagdating o before the obligatory prayer and after the obligatory prayer. So huwag kang mag-alala na hindi mo na isakatuparan ng 12, at least na isakatuparan yung 10. Kasi nakalagay sa iba't ibang narration ng hadith, ang hadith ni Aisha radiyallahu anha, Abu Hurairah at iba pa, ay 10 o kaya ay 12 raka'a yung rawatib. Na kung kaya pag hindi mo na isakatuparan ng dalawang raka'a before ng duhur, huwag kang malungkot. Okay? Ay maaari mo pa rin ma-achieve yung rawatib, yung tanatong nagkaganapan ng rawatib na 10 raka'a. Although hindi mo na-achieve yung 12 raka'a, at least yung 10 raka'a ay na-achieve mo. Okay na? Na kung itong ang issue naman ay sabihin natin na papalitan mo yun after ika nga, but of course may mga scholar nang sabi na ito ay pwede kasi pagkat may mga dalil naman ng Professor Lam ay nung nakalimutan niya alimbawa yung rawatib ng Fajar, ay nakalimutan niyang nakalimutan niya na isagawa ito before ng Fajar, ay binayaran nito after ng Fajar. You know? So ibig sabihin, kiyasan alahada, ay pwede mong tinatawag na bayaran yung tinatawag na rawatib. Okay, na hindi mo na isakatuparan before, maaari mong itong gampanan after. Hindi na ba yun? Sige po, Ustad. Ustad, ganyan ko lang, Ustad, nalaman na 10. Kasi narinig ko yung hadith na 12 daw, tapos gagawa ni Allah ng paraiso. Pwede pala yung 10, kasi nakita ko sa hadith, is natasya mo, tapos banallahu baitan fil jannah. Oh. Okay. Hindi banallahu jannah, banallahu baitan fil jannah. Okay lang yan. So yan, wala problema. Kasi ang unang-una, pakatandaan natin ang hadith ay binubuo ng iba't ibang narration. Okay? Kaya sa mga maaring sa mga one-sided na mga tao, maaring yung isang hadith lamang narration ng hadith, maaring doon lamang sila nag-cling, doon lamang sila nag-adhere, kumbaga ito yung panghahawakan nila at paglalaban nila. Samantalang mayroon namang iba't ibang narration na mayroon pang nakasaad ika nga na bukod doon. O lahat ng yung 10 at saka 12, parehong rawatib, at lahat ng ito ay authentic hadith. At pareho yung gantimpala ng sino mang gumawa nito, banallahu baitan fil jannah, inshallah subhanahu wa ta'ala. You know?
na at the same time, syempre, mas dagdag points pa, syempre, yung ka nga, yung mas marami yung effort, mas marami yung ginawang kabutihan, mas extra points naman yun pagdating sa gantimpala. Pero hindi may kakaila, 10 man o 12 raka'a yung ginawa mo, since na ito ay rawatib, ang gantimpala nito ay parihas, paggagawang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng palasyo o ng tahanan, exclusively para sa bagay na iyon, sa araw ng paghukom sa paraiso, inshallah. Ano na? Okay, sige, Usta. Dagang salamat kayo. Oh. Okay po. Yung namatay na ano? Patay agad? Na hindi bayad ng asking niya. Ano yun kasi, Ustad, hindi po yung number of fasting na hindi niya na napag-ayunuhan. Paano ba yun, Ustad? Paano? Kasi, pakiulit po, paano? Halos every year siya ng anak, tapos hindi pa niya nabayaran yung previous year ng anak na naman siya. Napatong-patong na po yung utang niya. Mm-hmm. Tapos namatay po siya na hindi niya po nabayaran lahat yun. Okay, pag ganyan, yan ay isa sa mga pagkukulang, kumbaga, ng mga nauna na hindi talaga nila nilina kung ano yung mga pagkakautang nila sa Allah, mga ganun bagay. Pero kung sakaling mangyari yan, nangyari na kumbaga, ay tatansyahin na lamang. Tatansyahin kumbaga nang napag-aiwanan kung ilan ba yung tinatawag na, sabihin natin ay utang ng kanilang naunang mahal sa buhay na yumao. Okay? So, ano na lamang nila, tatansyahin na lamang nila yon. Nina? So, kailangan pa rin po yung pidya doon, Ustaz? Kung alam nang ano, kung sabihin natin kanina, kung may dahilan, hindi na kailangan ng fidya. Pero pag walang tinatawag na dahilan, ay sapat na yung pag-aayuno. Mamamili lamang sila, may mga nagsabi na mag-aayuno sila o di naman kaya ay ife-fidya na lang. Mag-fidya na lamang. So, walang problema kung mag-fidya na lamang sila on behalf doon sa namatay, bilang ka pamalit kumbaga, o di naman kayo mag-aayuno sila. It's nasa kanilang option yan. Ah, okay. Shukran, Ustad. Okay. Assalamualaikum, Ustad. Yes. Tanong ko, Ustad, paano po magbayad ng utang ng pamilya mo sa Ramadan? After Ramadan or during Ramadan? Ah, okay. Paano magbayad ang pamilya mo? For example, yung tatay ko, hindi siya nakabayad ng kanyang fasting. Mm-hmm. Kailan na po magbabayad para sa kanya? During the Ramadan or after na? Okay, walang problema. Ang pagbayad, kapatid, ay sabihin natin pag... during Ramadan, siyempre, kung during Ramadan naman, magbabayad ka during Ramadan, alimbawa, fasting ang ibabayad mo, tapos mag-fasting ka, hindi man pwede magkaroon ng dalawang intention, halimbawa, ang ito ay para sa fasting ko at ito ay para sa pagkabayara, pagbabayad. Hindi pwede yan. You know? So, after Ramadan, walang problema. Mas malawak after Ramadan. Either, after kung during Ramadan naman, pagpapakain, halimbawa, walang problema sa gabi yun. Pero after ng Ramadan, para sa akin, after Ramadan is mas applicable, kumbaga. Either, kasi pagbabayad naman is nangyari yan after ng Ramadan. You know? Okay, si Ustad. Ang ginaisip ko kasi Ustad, si ganito. Mm-hmm. For example, ako, anak ako ng tatay ko, tapos yung tatay ko, hindi na siya nakapag-fasting. Mm-hmm. So, dahil sa Ramadan ay obligado ko mag-fasting, so yung fasting ng tatay ko na hindi na nabayadan, dapat ba sa after Ramadan ako magbayad para sa kanya, magniya lang? Yes, after magbayad, after ng Ramadan. Pag ang pambayad mo ay fasting, after Ramadan, of course. Kasi ang fasting sa Ramadan, para sa'yo yun. Hindi pwede i-combine yun. Yung i-combine na para sa'yo at saka para sa pagbayad nung sa ibang tao. Hindi mo pwede yung gawin yun. You know? So, after Ramadan talaga mangyari yun. Kasi malinaw na stand, sukran. Okay. So, wala na kasi mag-ano tayo, paputuloy natin ito. Pero sandali lang, ano yun ko yung presentation ng tafsir. Bismillah. Pangilang ayun na tayo, wait lang. 32. Okay. Thirty-four.
tahimik ka. Tulog siguro yung mga ito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayaw. Sir, may tanong na ako. Abot po sa pagdudua. Kailangan ano po yung akbal? Itataas po ba o kahit hindi na? Depende yan sa tanatawag na sitwasyon. Kasi ang pagdudua, which is na nakataas ang kamay, case-to-case basis yan. Okay, case-to-case basis yan. So may mga tinatawag na sabihin natin, may mga pagdudua na kung saan ay hindi maaaring itaas ang kamay, kagaya ng sabihin natin, kagaya ng pagdua ng isang imam habang naghukutba, hindi pwedeng tinatawag na itaas ang kanyang, sabihin natin, ang kanyang kamay. Okay, not unless kapag sa kalagayan na sabihin natin may istisqa, mga emergency, at yan nakasal sa hadith. Okay? Now, may mga case naman na diba, hindi rin pwedeng magdudua, hindi pwedeng magtaas ng kamay habang nagdudua ka. Sa halimbawa, after the prayer, may mga nagdudua na, assalamu alaikum barakatuh, tapos agad-agad na itataas yung kamay, magdudua. That is bid'ah. Okay? Sapagkat walang nakasal sa hadith. So, yun yung mga certain case, certain situation or position, kumbaga, or case, na hindi mo maaaring itaas ang kamay mo habang nagdudua ka. Pero pag pinag-usapan natin na yung dua, which is hindi related doon sa isa pang ibada, which is obsolete dua, labas doon sa isa pang ibada, ay ang sunna ay ang pagtaas ng kamay. Halimbawa ngayon, magdudua ako, which is labas sa isang ibada. You know, hindi naka-attach sa isa pang ibada. So pag ganitong hindi naka-attach sa isa pang ibada, which is voluntary, or sabi natin obsolete dua, pangkalahatang dua, ang sunna ay ang pagtaas ng kamay. You know? Pero sir, pagka after ng salat, salah na zuhur or anong salat ba yun, pwede yung itaas yung kamay. Kunyari, nakatapos ako ng salatul fajr. Uh-huh. Tapos lahat ng tazkirat sa after ng fajr, nabasa ko na. Mm. Tapos tinas ko yung kamay ko. Okay. Bida pa ba yun? So, sa ganitong kalagayan, pag gano'n, naisakatuparan mo yung mga tinatawag na sabi natin, sunna, naisakatuparan mo yung sabihin natin, lahat ng ito, naisakatuparan mo na yung mga sunna, yung mga sunna na mga pagdarasal, at the same time, din gusto mo mag-dua, walang problema na itaas ang kamay. Pero wag gawin rightly afterwards, wag mo itong gawin rightly after ng tinatawag na sabihin natin ay obligadong pagdarasal. Pagsasalam, wag mong gawin yan. After ng mga tazkirat? Yes, after ng tazkira, after ng zikir, after ng mga specific zikir, after ng sunna, yung mga sunna na pagdarasal, kung mayroong sunna, okay? Gawin mo lahat muna yon. Para sa ganun, pag gusto mong mag-dua, which is pangkalahatan, ang sunna ay walang iba kundi ang pagtaas ng kamay. You know? Pag mag-iftar na, okay, mag-iftar na. Ang pag-iftar ay yan. Ang pag-iftar ay walang duda. Ay ang pagtaas ng kamay, sunod dyan. Sa bagay na yan. Alhamdulillah. Kasi nag-viral na ngayon sa social media. Anong sabi? Hindi ako. Yung post kasi ni Chef Ahmad Nur. Walad, Arvin. Hindi daw ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung after ng witr, tapos nagsalang, tapos magdudua sila. Mm-hmm. May nag-comment na mga di ko alam kung anong sekta yun. Sabi daw may hadith daw yun . May mga hadith sila, pero hindi nila tinatawag na ilagay sa tamang usapin, kasi may mga hadith na yan, may mga basta yung dua na yan ay ano yan, I mean, malawak na usapin yan. Pero after yun, after ng tarawih, which is after ng tarawih, you mean ay kunot? O yan, sir, kunot. Bago mag-sujud? Apo. Kung bago mag-sujud, ikaw ngayon, ang dua, kunot is sunna ang pagtaas ng kamay. Pero sir, pag after ng sa witir, na hindi sila nagdua sa kunot, tapos doon sila nagtuwas ng after salam, nanakaw po yung mga tao. Sa ganun, that is bida'a. Yun ay tinatawag na bida'a. Okay, ang bagay na yun ay bida'a. Kasi nga, bakit? Ay kasi
ano man, kasi after ng prayer, which is magdudua ka, nak-attach pa yun sa tinatawag na pagdarasal. Diba? Kasi yun ang practices na after ng pagdarasal, nagdudua sila, nangailangan ng dalil. At walang dalil sa bagay na iyan. I mean, nagdudua, unison, lalo pat pang marami yan, sabay-sabay, tapos iangat pa yung kamay, wala itong tinatawag na batayan sa bagay na ito. Okay? Ustad. Yung ustad po yung, sorry. Yung pag ano daw, yung ihipo mo yung kamay mo sa mukha mo, ay hindi daw yun ginawa. Totoo yan. Kapag after, yung dua after ano lang, tinaas lang daw po yung kamay, tapos hindi na daw ihipo. Kasi, di ba, nasanay na po yung iba po kasi, ano na, hinipo po sa mukha. Alam mo yung gumagawa niyan kasi yung gumagawa kasi niyan mga ang practices kasi na yan ay practices sa mga tinatawag na mga asyaira. Practices ng asyaira yan. Okay? Wala yan sa tinatawag na sunnah. Pakatandaan niyo, lahat ng nakasaad sa sunnah na mapapanaligan sinasalungat ng syariah. Hindi napapansin 'yon? Okay? Lahat ng mga lahat ng turo, halimbawa, ang turo ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, bawal kang magmauludun nabi. Bawal mong gawin 'yon. Tingnan ang ginagawa ng mga asyaira, pwedeng magmauludun nabi. Bawal ka mag-celebrate ang tinatawag na Laylatul Mi'raj. Ang ginagawa ng Asyaira, pwede mag-celebrate sa kanila. Diba? Sa tinatawag na ano, sa case naman ng mga pagsamba, halimbawa, diba? Yung Salatul Tasbih, na kung saan Salatul Tasbih, ito ay bagay na kung saan walang halang, puro mahinang hadith ang patungkol dito. Yung mga mahihinang hadith sa kanila, sinasabuhay nila. Pero yung mga tinatawag na mapapanaligang hadith, pinapatay nila. Yun ang problema sa mga Asyaira. Yun nga po sa yung binati ko si Sheikh Ahmad Nur ng Asyaira. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya kasi sinabi niya kasi ni Sheikh Ahmad Nur kung sino may kung hindi ka maniniwala magbigay daw ang taon ng dalil na sa Quran o kaya sa hadis ng propeta sa Allah. Tapos yung sinagot ng Asyaira, sabi ko parang dive ata itong hadith na ito. Hindi naman ata komplikado ito. Dive nga yun. Kaya na kaso nagsabi na pwede daw after daw ng pagdudua, pwede daw ihilamos yung kamay mo sa mukha. Wala. Yan ay tinatawag na ha. Meron man ito pero hadith dive po yan. Walang hindi authentic. Yes, ano po? yung sinasabi nila, di ba, yung tao nga na pinapahintulot niya yung Maulidun Nabi, so matatawag na siya na mubtadi, ganyan. Walang duda, mubtadi, ang tawag dyan, mubtadi. Ano man nagpapahintulot sa sunnah, hindi naman sunnah, mubtadi. Nakalagay dyan, malino yung sa sunnah, Rasulullah. Man amila amalan, laysa alayhi amma fahuwa rad. Ano man nga mga gawain, na kung saan hindi kabilang sa atin, ito ay hindi tanggap. Opo, Ustaz. Pwede na rin siyang tawagin na Asyaira, Ustaz. May mga mubtadi na hindi kabilang sa Asyaira. Alin mo, Sufi. Sufi, yung mga mubtadi ay sila, pinuloy kabilang sa Asyaira. Alimbawa, Mu'tazila, Jahamiya, at iba pa. Maturidiya. Okay? Lahat ng ano. Ustaz. Yes. Mga kalaban na sa lahat. Pwede ba ako isa? Isa? O isa lang ha? Pwede po kailahati lang? Ustad, may dun sa ano? Yes. Sir, ng every 2 rakat ng tarawi, bago mag 3 rakat para sa another 2, may binabanggit sila. Mm-hmm. May dalil ba dun sa after ng ano yun? Paano yun? Di ba yun napapansin yung hindi ko after na magsalam, Assalamualaikum warahmatullah, bago magpingula pangatlo, may binabasa habang tumatayo. Hindi ko na-encounter yun. Parang may binabanggit yung imam, makitaan, may binabanggit sa tapos yung mga ma'amun. Parang may binula rahimahumullah. Ustad, ang pagkakalam ko, Ustad, yung ano, Allah alam, after ng, before itatayo yung Salatul Tarawih, nagsasabi yung imam na Salatul Qiyam. As-salatu al-qiyamu rahimahullah, ganon? Opo. Okay. Yan ang ibig sabihin. So yun ay tinatawag na, pag napanawagan ba na mag-start na yung salatu al-qiyam, may mga ulama nagsabi na ito ay walang problema. Kiyasan ala salati al-masalan, salat al-khusuf, o salati al, yun nga, salat al-khusuf. Alin ba, salat al-khusuf, di ba? Salat al-jami'ah, o di ba, tinatawag, salat al-jami'ah,
At maging sa aya yung pagdarasal halimbawa sa sanhi ng tinatawag na pag-ulan, lahat na ito ay kinikiyas nila sa bagay na iyan. So walang problema. Ito ay isang i'lan, ika nga it's a form of i'lan information, ika nga sa iba, na para sa ganun ay maipahabatin sa mga tao na nag-start na yung Salatul Tarawih. Dapat ulit-ulit pa yun eh, hanggang matapos eh. Ay pag ganyan, ay wala na, ibang usapan na yan. Kasi kapag paulit-ulit yan, nakakahilo na yan. Okay? Ibritayo po yun ah. So wag na, pag mga ibritayo, walang ganun practice. Ibritayo ng tarawih. Walang ganun practice. Kasi kung ibritayo, anong useless ng tinatawag na ibritayo sa mga asalato, samantalang na, in the first place, nag-start na ng inpa, ng pagpapabati na mag-start na. Nag-start na, bakit pa kailangan ulitin? Nag-start na nga. Susunod na naman na raka, ganun na naman. Ay, sayo, nabuang na. Ang but nila, eh. Ang gulo-gulo nila. Okay. Ustad, ganun po yung practice po, Ustad, before, alhamdulillah. Oh, huwag na, ayun, alhamdulillah. Ustad, yes, oh yes, may tanong ano? Po ako, ano po? May tanong po ako, Ustad, kasi yung iba po kasi, bago po papasok yung Ramadan, ay nagpapakain, kumbaga, celebrate, ganun. Bago 15 days before Ramadan, ay nagpapakain po sila. Okay, kung nagpapakain sila. Ano po yun? Ano? Parang kaugalian ng mga tauso, ganun din po. Ah, okay. So, ibig sabihin, kapag ito ay practices, paano salubungin yung Ramadan ng ganun pamamaraan pagpapakain? Unang-una ay, subhanallah, ito ay mga bagay. Pakatandaan natin ha, ito po yung kaida, ito po yung principle sa pagdating sa mga bagay na ito. Anumang pagsamba na anumang gawain na ikinabit sa isang pagsamba at pinaniniwalaan na ito ay sunnah tapos walang dalil sa bagay na ito, ito'y bid'ah. Ulitin ko po ha. Okay. Anumang gawain na ikinabit sa isang pagsamba at pinaniniwalaan na ito ay sunnah at walang dalil, ito ay bid'ah. Anumang gawain na hindi ikinabit sa tinatawag na ibada, okay? Yan ay mubah. Yan ay tinatawag na mubah. Walang problema ang gawin. So, dito, nakabatay sa tinatawag na layunin ng tao. You know? So, napakahalaga ng layunin, na matukoy ng layunin, kung ano ba ang purpose kung bakit niya ginawa. Ang purpose ba na ito ay iniugnay ko sa isang pagsamba? O hindi ko iniugnay? Halimbawa, pagpapakain every tinatawag na Ramadan. A Ramadan, alam natin, buwan ng pag-ayo, no? So, pag ang pagpapakain bago tinatawag na Ramadan, halimbawa, yun ang naging practices, kumbaga, so na ipagkaugnay doon sa tinatawag na Ramadan. Isang pagsamba. So na, ngailangan ng dali. Na ganito, dapat ba ang gawin natin? O ano? Okay? Pero kung magpapakain lamang na hindi mo ikinabit doon sa tinatawag na Ramadan, walang problema, pagkain ka, yan ay gawain mabuti. Pero once na ikinabit mo ito doon sa isang pagsamba, kailangan ng dalil. Kasi ang dalil, ang ibada, ang pagsamba ay hindi pwedeng gawin ng isang tao not unless may dalil. Ang ibada ay tawfiqiyah. Ang ibada ay hindi mo pwedeng gawin not unless kapag mayroon kang proof. Ang ibada ay haram na gawin yun not unless kapag mayroon kang proof na pwedeng gawin yun. So ulitin po natin, anumang practices, anumang tinatawag na sabiting gawain, ika nga, ginagawa ng isang tao na ikinabit ito sa tinatawag na isang ibada, kinakailangan ng dalil. At kapag walang dalil sa bagay na ito, ang bagay na yan ay bid'ah. Manina? Okay, so tapos na. Huwag na tayong magtanong ha. Mila. Okay, pakipatay po yung ano, yung mga mic po ninyo. Barakallahu fikum. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.